this morning, bago ko patuloyan, I would like to tell you a story that happened to us when I was new. So our mission work is, may shelter po kami for girls at risk that had been trafficked or are in danger of being trafficked, probably sold to prostitution or slavery. So ganun po yung aming missionary. So mga bata po at mga tao tumatakbo from Burma where there is war, pumunta po sa Thailand, kasi shelter po namin yung mga batang yon. And so we have a school, we have a coffee shop na naging ice cream shop, tapos meron po kaming village ministries. And in all of that, pagod kasi kulang po kami ng workers, baka may gusto po sa inyo pumunta doon. So kulang kami na, tapos nung bago pa po ako, mayroon kaming in-adopt na isang bata. Hindi siya talaga na-adopt sa amin, pero lagi siya sa amin. So when she's home from school na nag-aaral po siya sa Bangkok, doon siya kasi nag-grow up sa Mesot. Tapos so kung college na siya, one time po nanghingi siya ng pera sa nanay niya kasi yung nanay niya got married to a very abusive man. So that abusive man is also a drunkard and a womanizer and a drunkard. So nang humingi po siya ng pera doon sa nanay niya, pinalo po siya ng tatay niya ng kahoy, siguro ganito kalapad. Oo, tapos meron po siya mga pasapasa. Takbo siya sa bahay namin kasi doon siya tumitira. Bruises in her body. Tapos si mama po, dahil gusto po siyang i-defend, na tumakbo din kasi pinipigilan yung asawa niya. Tapos nabali po yung ano ni mama, yung hip bone. Kasi pag matanda ka na, di ba, hip bone sa women is very fragile. So, tapos si mama po na hospital, may series of hospitalization. Pagkatapos po ng hospitalization, na-opera siya. Pagka-opera po ni mama, sabi namin, dito po kayo tumira sa amin. We will take care of you. Tsaka yung anak nyo na si Mimi. Tapos po, yung asawa niya, hindi niya nabinalikan. Tapos sinanap kami ng asawa niya, hindi kami makita for months. Basta lang may magsabi sa kanya, wala sila doon. But we are not telling people na wala kami doon po. And then, one time, yung youth pastor pa ng church na kung saan kami nagsisimba, yun pag nagdala ng stepfather, sabi ko, bakit dinala mo yan dito? Sabi niya, hindi ko naman kasi, hindi naman kayo nagsabi na ano. Daladala po niya yung picture namin and he's showing it to everybody who knows us. Con Philippine, na ganun daw, na hinahanap kami. Tapos, nung dumating siya sa bahay, tinya-tinya kami na balik si mama sa kanya. Pag hindi ka bumalik sa akin, papatayin ko kayo. Wala lang yun sa amin. Pero he stayed in our house from 10 o'clock in the morning until 4 o'clock. Until na pinakita namin si mama sa kanya. Umalis siya. Pero tinete niya po kami. So that was November, December, January. February, hinahanap niya kami po for 4 months. Hindi niya kami makita. Pero yung bahay namin po, pagpasok mo sa kanto, he was there and he knows the place. Mas matanda siya sa amin doon eh. Pagpasok po ng kanto, left turn kami, dalawang bahay lang doon, wala na ibang bahay. Hindi niya po kami makita. So, hinanap niya kami for 4 months and until eventually na-frustrate siya. Nung na-frustrate po siya, pumunta siya doon sa kapatid ni mama at sinaksak niya po yung apat na tao. Kasi hindi niya kami makita. Doon siya nag-revenge. Pero kami po, tinago kami ng Panginoon. Namatay po yung eldest daughter, ang mag-asawa po, kapatid ni mama, tsaka yung asawa niya. Matagal po sa hospital. And then when I was sent to the mission field, ang nag-send out si Manang Ilen, yung PGM, tumayo naman kayo. Si Manang Ilen, si Lucy Mission, si Virgie Pogpiteo, tsaka si Manang Esther Gapi, nandito po sila. Talagang pumunta po sila sa Bacolod para i-commission po ako. Lamahal na mahal ako ng PGM. Kasi bago pa po ako noon nasabi ko. So, and the Lord gave me this verse, Isaiah 43, verse 1 to 4. And it says, "Fear not, for I have redeemed you. I have called you by my name, you are mine. When you walk through the waters, I will be with you. The flames will not set you ablaze.
Tapos yung verse 4, nagsabi po doon, "For you are precious in my sight, and because I love you." Uy, talagang inaakap ko yan. Lord, you love me. I feel so loved. Diba? Tapos, and pero yung susunod na verse, "I will give men in exchange for your life." So, hinawakan ko po yun. So, when somebody wanted to take our lives and the Lord kept us, totoo po yung promise ng Panginoon that He will exchange men in exchange for our life. Kung tinawag ka niyang pumunta doon, no? Kung tinatawag po tayo to do a work na sa highest purpose ng Panginoon, totoo po yun. So I want to leave this verse with you, Isaiah 43, verse 1 to 4. And please, so whatever circumstances we are in right now, ang Panginoon po is all-powerful. Fear not, for we are the redeemed children of God. Pero tayo po na mga redeemed children of God, mga leaders, missionaries, mga pastors, wala po man saan tayong time to be refreshed. So, nung sinabi ko kanina na nung nag-receive ko yung email ni Ate Price, sabi ko, "Lord, anong gagawin ko?" Ito yung gagawin mo, you refresh each other. So, please take the person nearest you and pray for that person. Siguro yung isa 5 minutes, yung isa 5 minutes din. Just pray blessing. Wala pong ano ha, ito po yung rule natin. Walang magkwento ng buhay niya. Okay? Just pray and minister to that person na ka-pair mo. Sige po. Kuha po tayo ng pair.